Nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas dalisay na tunay. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong tinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salita ng Diyos na totoo at maasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagahang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises, sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang inyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.
Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan, sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dakila ang amang mahal, Anak Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. At batiin ho natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, sa linggong ito,
Mayroon tayong ipinagdiriwang napakahalaga, ang dakilang kapistahan ng tatlong persona ng iisang Diyos, ang banal na sangtatlo. Kaya hindi lamang ang Nazareno, ang anak, ang ating pinararangalan sa linggong ito. Mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang iisa at nag-iisang Diyos natin. Malakas sa palakpak para sa banal na sangtatlo. Ah, ito po yung madalas natin sigurong nakakalimutan. Tayo ay deboto ng Poong Nazareno, ang anak. Ngunit tandaan natin, iisa lamang ang Diyos natin na may tatlong persona o sa tatlong persona. Yung ating pong mga pinapakain sa feeding program natin na ay Thursday tuwing Huwebes ng umaga. Bago sila kumain, meron kaming maikling katesismo muna. Ako po'y humahanga, nagugulat din. Pwera biro, pag ako ay nagtatanong sa kanila ng mga basic na tanong sa pananampalataya natin, nakakasagot sila. At maging ang tanong na ilang Diyos meron tayo, well, parang tayo rin yan. May mga naliligaw pa rin. Tinanong ko, ilang Diyos meron? 10. Wow! Talagang nanigurado, sinampu na nila. Ilang Diyos meron tayo? 7. Sabi ko, hindi yung huling wika ang tinatanong ko, yung Diyos. Pero marami sa kanila, minsan tayo baka ngayon napapaisip tayo, ilan nga ba ang Diyos talaga? Isa lang. Tayong lahat, mga kapatid, ay dapat naniniwala sa iisang Diyos lamang. Isang Diyos, tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya nga po, huwag natin kinakatamaran yung ampag-antanda ng krus. Napakahalaga niyan. Yan ang ating sandigan ng pananampalataya na tayo ay may iisang Diyos sa tatlong persona. Isang Diyos na binuo ng pag-ibig bilang Ama na lumikha, ang Anak na nagligtas, at ang Espiritu Santo na nagpabanal. Iisa at nagkakaisa kahit may pagkakaiba-iba. Sabi nga ng simbahan, unity in diversity. Ito ang diwa, ito ang biyaya ng banal na sangtatlo. Ito ang modelo ng bawat pamilya, ng bawat pamayanan, ng bawat organisasyon, ng bawat simbahan. Na kahit meron tayong pagkakaiba-iba, tayo dapat ay nabubuhay sa pagkakaisa. At sa maikling ebanghelyong narinig natin ngayong linggo, mga kapatid, maaari nating makita kung paano nagkaisa ang banal na sangtatlo. Sa gospel natin, makikita natin ang pagkilos ng tatlong persona ng iisang Diyos. Unahin natin ang Ama. Kahit nagkasala daw ang tao, nagtaksil ang tao, sa kabila ng magandang plano ng Diyos na lumikha, makinig tayo mabuti. Kahit nagtaksil at nagkasala ang tao, sa Diyos na lumikha, hindi nawala at nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Walang masamang ugali natin. Walang kataksilan natin. Walang kayabangan, kasamaan natin ang pwedeng magpabago sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ka pinapansin, kaya ka pinagsasabihan, kaya ka tinuturuan at minsan kaya ka nasasaktan. Dahil mahal at mahalaga ka. Tandaan natin, mapagod man, magsawa man ang ibang tao na mahalin ka,
Tapat at wagas ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Kaya meron tayong ikalawang persona. Kaya meron tayong Poong Jesus Nazareno. Siya ang anak na pinadala ng Ama para patawarin ang tao, para tulungan ang tao, para iligtas ang tao. At ganun din ng Diyos, laging magpapadala ang Diyos ng mga Kristo, ng Poong Nazareno, ng anak na laging handang itama tayo, sagipin tayo. Si Kristo ang pag-ibig ng Ama na naging taong totoo. Si Kristo ang pag-ibig na nagpagaling sa mga may sakit, na nagpakain sa nagugutom, na nagpalaya sa mga mahihina. At mga kapatid, sana ito rin at ito dapat ang pangarap ng bawat magulang, ng bawat taong tumutulong sa kapwa, na sana silang mga tinuruan, silang mga tinulungan mo ay matuto ding magbigay at magmalasakit sa iba. Kung paano si Kristo ay ang pag-ibig ng Ama na nagligtas sa tao, sana tayong mga tinulungan, tayong mga tinuruan, matuto rin tayong magbigay sa iba. Ika nga, do not pay it back. Just pay it forward. Nakakatuwa hong marinig yung mga kadiboto natin itong mga nagdaang araw, kahapon, nung Biyernes. Marami po akong mga bagong nakilala. Nagpunta dyan sa opisina, sa social service. Alam niyo po, magbibigay sila ng tulong, gusto nilang mag-donate. At isa lang ang pare-pareho nilang sinasabi. Kasi Father, naniniwala ako, ang Poong Nazareno ang nagpaalis sa akin para makapagtrabaho sa abroad. Ang nagbigay ng magandang negosyo namin ngayon, ang tumulong sa akin para gumaling ako. Nakakatuwa hong marinig na ito ang pinaka magandang paraan para magpasalamat sa Diyos. The best way to be grateful to God is to be generous. Kaya mga kapatid, lahat tayo na maraming dapat ipagpasalamat sa Diyos, palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng biyaya, mabubuting bagay na ginawa at binigay niya sa atin. At para lubusang maniwala ang tao sa mga turo ni Kristo, ano ang ginawa ng Ama at ng Anak? Ibinigay sa atin ang Espiritu Santo. Sa mga pagkakataon nawawalan tayo ng tiwala, ng pag-asa, ng paniniwala sa buhay, hindi tayo susukuan ng Diyos. Kaya ibinigay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang lakas, ang pag-ibig ng Ama at ng Anak. Lalo na sa mga pagkakataong dinadalaw tayo ng tukso, ng kahirapan, pag napapagod na tayo, pag sumasama na ang iniisip, ang mga binabalak mo, kapag manhid ka ng sa paghihirap at pangangailangan ng iba, kapag dinadaya at pinagpapalit mo na ang Diyos, matakot ka na. Mukhang espiritu na ng kalaban ang nagpapatakbo ng buhay mo. Kaya mga kapatid, dalawang bagay ang bigay ng banal na sangtatlo sa atin upang mailigtas natin ang pagsasama natin. Una, tanggapin natin ang katotohanan. Magkakaiba tayo sa ugali, sa hilig, sa bait, kahit sa kahinaan. Pero kung susundin natin ang sinabi ni Pablo
sa sulat niya sa mga taga-Korinto sa ikalawang pagbasa, hindi malayo ang pagkakaisa kung marunong tayong tumrato at tumingin ng tama at may respeto sa isa't isa. Huwag mo nang tularan o suportahan at tularan natin ang ginagawang mabuti ng iba, pero huwag na nating palalain at gayahin ang mali ng ibang kasama. Pangalawa, tulungan at hindi dapat turuan ang pinaiiral natin sa ating pagsasama. Sa pagpapatuloy na misa natin, tandaan natin, hindi pinaglalaruan, hindi kinakalimutan ang sign of the cross, ang antanda ng krus. Ito ang pinakamakapangyarihang tanda na lumikha, na nagligtas at nagpabanal sa atin. Kung paano ang iisang Diyos ay nagmahal sa iba't ibang paraan, huwag nating kalilimutan na kahit magkakaiba, pare-pareho pa rin tayong dapat mahalin at marunong magmahal. May pagkakaisa kahit may pagkakaiba. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling. Ang ating pong itutugon, Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito, sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating nawalan ng tirahan at hanap buhay, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga biktimang, mga bata at matatanda ng pang-aabuso at kapabayaan, ang mga kapatid at kababayan nating nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming makapangyarihan, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Naway, dalhin ang iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo pong banal ang mga alay na aming inihanda, ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu'ng banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal
ka poong may kapal, banal lang iyong pangalan, banal lang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na nanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na kaya pa rin baguhin, ayusin at iligtas ng Diyos ang pagsasama, ang pamilya natin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo. Ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa kanyang habag. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa kanyang habag. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa kanyang habag. Mula sa mga kalaliman ay dumating ako sa iyo, O Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aking tinig, pakinggan ang iyong mga pakinig, ang tinig ng aking mga pamanhig. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad na tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa kanyang habag. Purihin ang Panginoon, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Espiritu ng Diyos Anak ang bigay sa ating lahat ng Diyos Amang naghahangad
lahat tayo'y makatawag, na tayo'y makatawag ng Ama sa Kanyang habag. Announcement po, ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gagawin, gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo, maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa darating na June 17, Sabado, ay magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan po ay 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Silin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinapapaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ngayon ang panalangin sa linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat din sa inyong mga binibigay na tulong donasyon para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Yan pong mga pinansyal na tulong ay ginagamit hindi lamang po sa pangangailangan ng simbahan dito,
maging sa pagtulong natin sa mga kapatid natin, ang mga estudyanteng tinutulungan natin, ang mga may sakit, ang mga namatayan na ating binibigyan ng pinansyal na tulong, yung pong mga sabon at tubig sa mga kapatid nating nakabilanggo madalas nating pinabibigay. At yung mga bigas, noodles, kape, yan po ay ginagamit natin sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at sa mga pamayanang nangangailangan ng ating tulong. Yung pong tulong na binibigay din para sa ating feeding program. Makakaya at magkakasya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.